Magandang hapon po at maraming salamat po sa ating prayer, sa ating pong trainer's credo at salamat din po sa napakagandang introduction. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Sa ngayon po ay ang ating naman po pag-aaralan ay ang mutual fund. At ang mutual fund po ay sinasabi natin na the secret of the wealthy people. So, nais po ba nating maging mayaman? At kung tayo po ay maging mayaman, ano naman po yung mga goals natin kapag po tayo ay naging mayaman? Okay, sa hapon pong ito, ang ating mga objectives, what are some of life's realities? What is mutual fund? How mutual fund will work and help us grow our money or our wealth for our specific goal. So, yan po yung mga matututunan natin sa hapong ito. Who are we? We are IMG, IMG International Marketing Group. So, ang office po nito ay natatagpuan sa 9F Kings Court, Building 1, Chin Roses Avenue, Makati City. At tayo po dito sa IMG ay mayroon tayong tinatawag na Global Financial Literacy Campaign. 30 million Filipino families financially educated by the year 2030. Ito po yung ating financial literacy campaign. Ito naman po yung ating mga IMG founders, sina Sir Joanne de las Peñas, Noel Arandilla, and Sir Bart Borja. Ang ating other mentors, narito po sina Sir Rex Mendoza and Brother Bo Sanchez. Ngayon ay muli po nating tingnan yung po tinatawag nating solid financial foundation. Bakit ba natin kailangan pag-aralan ito at ano ang kahalagahan nito sa buhay natin? Una po sa lahat, syempre po, ang tinatawag nating solid financial foundation, dapat ito po ay binibuild natin mula sa ibaba pataas. Dahil po ang magandang foundation, dapat mayroon siyang magandang simula at ito ay sisimulan natin sa ibaba pataas para po ang anumang ilalagay natin sa itaas, ito po ay isang magiging matibay. Okay, sa una po niyan is mayroon dapat tayong healthcare, long term and short term. Pero sa pinakaibaba po niyan, dapat po meron tayong cash flow and we need to increase our cash flow. Next, dapat po meron tayong protection and life insurance. Bakit nga po ba? Dahil ito po ay, if we love our family, dapat po meron tayong life insurance. Because it is instant money for our family. What if nga po yung nangyari halimbawa sa buhay natin, yung dalawang if, what if you die too soon, mayroon po tayong instant money na maiiwan sa family natin. And what if we live tulong, yun naman pong pera na nandyan ay magagamit din po natin. Then, we have to eliminate our debts. Ang mga debts po natin is dalawang klase po yan. Meron yung bad at meron yung good. Siyempre ko po, kung good debts yan ay makakatulong po sa atin yan. For example, nagagamit po natin yan for our business. At least, utang man po yan pero babalik sa atin yan ng may pakinabang. Yun naman pong utang na ibinabaon tayo, 6 feet below the ground, sabi nga po natin, yan po yung i-eliminate natin. Dahil the more po na nagkakautang tayo, yung pera na dapat sana nasisave na natin is napupunta lang po doon sa mga interest ng mga pagkakautang natin. Marami pong klase ng utang, ano? Merong 10%, may 20%, yung mga sinasabi lang 5-6, may mga ganun po, di ba? Lalo na kung sa tao ko lang po nangungutang, matataas talaga ang tubo niyan. At meron pa pong isa, yung credit card. Yan po yung maraming nakakagusto dyan. Pero kung isipin po natin, ang credit card talagang nailulubog po tayo sa utang niyan. Sa pagkakasuma po natin, umaabot ng sa 42% per annum po ang inaabot ng ating mga credit interest dito po sa ating mga credit card. Then, emergency fund, we have to build 3 to 6 months of our salary. And then, yung pong ating namang mga investment, ay bakit po ba nandyan siya sa pinakataas?
Dahil po ang mga nasa ibaba niyan ay yan po yung nagpo-protect doon po sa ating investment. Dahil kung wala po tayong tamang financial foundation, let's say wala po tayong healthcare, nagkasakit tayo, isang sakit mo lang, mawawash out po maari lahat ng mga inipon mo at ibabayad mo sa ospital, di po ba? Or yung pong ating investment, maibebenta mo yan ng palugi kung wala kang healthcare. Ganun po yon. So, sa investment po, nandyan po yung mga real estate na po pwede po nating mabuild dyan. Bakit natin binibuild ang investment? Para po sa college fund, retirement fund, pwede rin po sa mga memorial plan and stock market and mutual fund. Yan po yung mga investment. Okay po. The complete financial solution. Sa buhay natin, lagi po natin itong inuulit-ulit, mayroon tayong dalawang if sa buhay natin. What if you die too soon or what if you live too long? Ang answer po dyan is investment and long-term healthcare. So, kailangan po natin yan. Dapat mayroon po tayo yan para po maging magkaroon din tayo ng freedom pagdating po ng panahon or anytime na may mangyari po sa atin. So, dapat po meron tayong healthcare, may life insurance, may emergency fund at investment. Para po, whatever happens to us, may mangyari ngayon, handa po tayo dyan at hindi kawawa ang pamilya natin. And what if we live too long? Dapat po meron tayong investment and long-term healthcare. The three financial stages, tingnan po natin, let's say, 1 or 0 years old hanggang doon po sa tayo ay maging 60 or magre-retire na. Actually, ito pong illustration na to, kung alam po natin kung paanong gagamitin natin ang mga investment para po makapag-retire tayo ng maaga, hindi po natin kinakailangan umabot ng 60 years old para po tayo ay makapag-retire. We can retire as early as, let's say, 50 or 45, yung pong mga mas bata pa, basta po na-i-program natin yung pong ating financial stages. Okay, doon po sa 0 to 20, ito po yung mga taon na di tayo ay nag-aaral pa, di po ba? So, simula sa pagsilang, nag-kinder, elementary, high school, nakayari ng college. So, at the age of 20, maaring natapos na po tayong mag-aral dyan and we are ready para po makapag-trabaho. Then, at the age of 20, syempre po, wala pa tayong savings dyan. Nag-uumpisa pa lang tayo dyan. So, ang tawag sa atin dyan is man at work. O, di po ba? Then, as we go along po, dito sa ating tinatawag na stage 2 or yung productive years, dyan po, ang tawag na sa atin dyan is dalawa na po, man and money at work. Ibig pong sabihin, nag-uumpisa na tayong mag-build ng atin pong investment, nag-iipon na tayo, and then yung pong money na yon dapat mag-start na rin pong magtrabaho sa atin. So, dalawa na po, no? Nagtatrabaho tayo, plus yung iniipon nating money, nagtatrabaho na rin po yan. So, man and money at work, productive na po tayo dyan. Dyan na po natin binibuild yung ating wealth, yung ating mga investment, yung ating mga savings. So, pagdating po ng 60 years old, dapat po handa na tayo dyan sa retirement. Or sabi ko nga po kanina, even younger or earlier, kung kaya po nating magawa, makapag-retire. Dahil ang retirement po, ang sinasabi natin dito is, ito na yung handa ka na, na wala ka ng, kahit wala ka ng trabaho, ikaw ay nag-i-enjoy na sa buhay mo. Dapat po, yun yung ma-reach natin doon sa tinatawag nating retirement. Kaya kung wala naman pala tayong naihanda for retirement, paano tayong magre-retire? So, yan po, yung three stages of our life. Financial stages po ng ating buhay. So, learning years, productive years, and retirement. Yan po, pagdating ng 60 years old o dun sa retirement natin, hindi na po siyempre tayo magtatrabaho niyan. Even, wala na rin po tayong mga
active income dahil hindi na po nakakapagtrabaho tayo physically. Dahil siyempre po, pag tumatanda na ang tao, nagiging inactive na po yung ating physical health, di po ba? So, kailangan, bago po maubos yung lakas natin, ay mapaghandaan natin yung tinatawag natin na passive income. At yung active income, lumilipas po yan. So, sa 60 or doon sa ating retirement age, money at work na po yan. Wala na po yung man at work. Very difficult na pong gawin yan. Control your future. Your future is not in the hands of your employer or your government. Yan po, huwag nating sisisihin yung ating mga employer or yung ating gobyerno. Pag po tayo ay hindi nakagawa nung pong ating tinatawag na magandang pagre-retire. Kasi nga po, ito po ay nasa ating mga kamay. Di po ba? Huwag nating iaasa sa employer natin. Siyempre po, sa ating pagtatrabaho, 8 hours a day. Opo, tama, binabayaran po tayo ng mga employer natin dyan. Pero yung pong tamang pag-iipon, hindi na po nila tinuturo yan. Magtrabaho ka, yun lang po ang kailangan nila sa atin. Magtrabaho tayo. Yun naman po ating gobyerno, siyempre po, tayo rin po yung mag-i-initiate para po sa ating sarili. Kung pagdating po ng panahon, ang gobyerno tumutulong, pero sabihin po natin, nandyan lang po sila, pero yung talagang mag-iipon para sa'yo, hindi po sila yun. Either yung pong ating mga bank, even naglalagay tayo dyan ng mga pera, but then yung pong right decision, yung pong mga paglalagay dyan, or yung paggawa natin para po sa ating mga finances, kung paano po natin ito iipunin. Sa atin po yan nagmumula, sa ating mga kamay. So, yan po, matutunan natin kung paano natin i-manage yung ating mga hard-earned money. Understand how money works. Learn to make money work for you. Yan po ang sikreto ng mga mayayaman. Minsan po ang sakit pakinggan, di ba? Kung sino pa yung mahirap, kung sino pa yung maliliit ang kita. Yan po yung mga ayaw pang mag-aral. But then, ngayon po, dito sa IMG, ganun po kaganda yung inyo-offer sa atin na tayo po ay nagkakaroon ng tamang edukasyon. And we are around with the right people po na tutulong din sa atin na tayo po ay matuto. And then, later on, ma-execute po yung ating mga financial plans and goals. Growing wealth through investment. Okay, dito po ay pag-aaralan natin kung paano ba natin mapapalago yung ating mga hard-earned na mga money para po tayo ay magkaroon ng mga investment. But first of all, what is investment? An asset that is purchased with the expectation that it will generate income or appreciate in the future. So, anything pala or any asset pala na ating binibili na na-expect natin, na alam natin na meron niyang ibibigay sa atin na kita or yan ay lalago pagdating ng bukas o pagdating ng panahon, ang tawag po dyan ay investment. So, anumang iniipon mo na lumalago, ang tawag po dyan ay investment. Reasons why you should invest. Ano nga ba yung mga dahilan? Dalawa po yan. Number one is beat inflation. So, ito po yung laging kalaban ng ating pong mga pera o nung ating mga investment. Dahil lang inflation po, hindi natin yan mapipigil. Inflation is a general increase in prices and fall in the purchasing value of your money. So, nawawala po yung purchasing power ng ating mga pera. For example po, di ba? Sabi nga noon, yung pera na pambili mo halimbawa ng kotse o ng car. Pagdating po ng panahon, ang mabibili na lang daw noon is yung garahe na lang nung iyong sasakyan. Hindi na siya makakabili. So, for example din po,
yung sa mga bilihin sa atin, halimbawa mga groceries, di po ba? Dati pag nag-grocery ka, yung trolley mo, kung may 100 reals ka, baka puno na yung trolley mo. Ngayon po, yung 100 reals mo, plastic na lang ang bit-bit mo. So, we need to beat the inflation. Kaya po kailangan nating mag-invest. Then number two, we need to achieve financial goals. Kung hindi po tayo mag-i-invest, wala tayong iniipon, meron tayo kasi mga tinatawag na financial goals. Halimbawa, for your retirement, or kaya for college funds ng mga anak mo, kung hindi po tayo nag-i-invest, tinatago mo lang yung pera mo sa, let's say, piggy bank, or sa banko na wala namang tinutubo o kinikita yung pera mo, eh, hindi po natin ma-achieve yung ating financial goals. Challenges of investing. Meron po palang challenge talaga dito. Ang dami-daming challenge, pero pagdating po sa pera, napaka-importante pala yung discipline. Finding the right investment suited for you, your financial goals, capabilities. So, andyan po, kumpleto naman yung mga financial vehicles. Ang tanong na lang po is, kaya ba nating gawin? Meron ba tayong disiplina para ma-execute po natin yung ating pag-i-invest? Definition of terms. Ito po, may iba't ibang mga terms po tayong mga tatalakayin. Number one, direct investments. Ano po ba yung direct investments? Those are in which the investor owns the particular asset himself. Okay? Katulad po yung sa my trade or government and corporate bonds and others. Ibig pong sabihin, direct tayo dyan na nag-i-invest. Indirect investments are investments made in vehicles that pool investors' money to buy or sell assets. Ito naman po yung mutual fund na sinasabi natin, wherein pinagsasama-sama po yung ating mga pera para makabili po ng yung mapagsama-sama siya at mailagay sa tamang mga vehicles. Yan po yan. So, direct investments and indirect investments. Pag direct, ikaw yung talagang namimili dyan ng iyong mga stocks. Pagka indirect, meron po tayo dyan mga fund managers. Stocks. Stocks are equity investment that represents part ownership in corporation and entitles you to part of that corporation's earnings and assets. Okay, yan po yung tinatawag nating stocks. Ano naman yung stock market? It is a place where shares of public listed companies are traded. Diyan po tayo namimili kung saan ka o alin ang bibilhin mong o kukuhanin mong company para ikaw ay makabili ng stock. Stock exchange is an exchange or bars where stock brokers and traders can buy and sell shares of stock, bonds, and other securities. So, tandaan po natin yung tatlo na yan. Stocks, stock market, and stock exchange. Securities are negotiable financial instrument that hold some type of monetary value. It represents an ownership position in a publicly traded corporation via stock, a creditor relationship with a governmental body or corporation, represented by owning that entity's bond or rights to. Okay, ito naman pong equity, it is the value of the shares issued by a company. And shareholder, it is also referred as a stockholder. Is a person, pwede pong tayo or company or institution that owns at least one share of a company's stock, which is known as equity. So, yan po. Securities, equity, and shareholder. Capital gain. Yan po. Pag capital gain na ang pag-uusapan, masarap na pong marinig yan. It refers to profit that results from a sale of capital assets. So, anything po na kinikita is capital gain din po ang tawag natin dyan. Dividend, it is a distribution of profits by a corporation to its
shareholder. Mga kita din po yan, dividend. Yan na po yung mga dinidistribute na kinita po ng mga pera. Capital gain, tapos na po tayo dyan. So, ito naman po yung tinatawag nating Philippine Stock Exchange Incorporation, di po ba? Dati po ang tawag natin dito is Pamilihang Sapi ng Pilipinas or PSE. Okay, ito po yung National Stock Exchange in the Philippines. The exchange was created in 1992. From then naman po, ito ay naging, dati po siya yung Manila Stock Exchange at saka nandun din po yung Makati Stock Exchange. Including previous forms, the exchange has been in operation since 1927. So, napaka-tagal na po pala nito. Philippine Stock Exchange Index is a stock market index in the Philippines. Stock exchange consisting of 30 companies. Mamaya po, ipapakita natin sa inyo yun pong 30 companies na yan. Okay. So, ito na po yon, the Philippine Stock Exchange Index Companies. Nandito po yung malalaking company sa Pilipinas na sila po yung mga kasali na nandun po sa Philippine Stock Exchange Index natin. So, nandyan po yung Ayala Corporation, Aboitiz Equity Ventures, Aboitiz Power Corporation, Alliance Global Group Incorporation, Ayala Land, BDO, Unibank, Bloomberry Resource, BPI, at napakadami pa po niyan. Ayan. So, basahin po ba natin lahat? Andyan po si DMCI, First Gen Corporation, Globe Telecom, GT Capital Holdings, International Container Services, Jollibee Foods Corporation, GJ Summit Holdings, at marami pa pong iba. Andyan po. Mga big companies po ang mga nandyan. Now, how to earn money with stock investing? Number one po is capital appreciation. Okay, the stock price is rising or appreciating. For example po, sa Ayala Land, okay, dati po, nung 2001, ang per share po niyan is 1.125 pesos. But now, it is 34 pesos. So, ibig sabihin po is, nandun po yung appreciation na nasa 32.9. And pangalawa po, example yung si Jollibee, Jollibee Foods Corporation. Dati po nung 2001, ang kanya pong per share ay 6.87 pesos. But now it is 140. So nandun po yung capital appreciation na 133.13. Pero narinig ko po kanina doon sa isang nagtuturo din. Nung na 2019 ay umabot po ng 320 per share ang capital appreciation po ng Jollibee. So kung nag-i-invest po tayo dyan nung mga panahon na yon at kukuhanin mo na or ipu-pull out mo na yung investment mo ay napakalaki po ng iyong kinita. Kung million ang iyong inilagay ay multi-million na rin po yung makukuha mo. How to earn money with stock investing? Pangalawa po is sa dividends din. Ito naman po yung mga binibigay, dinidistribute as reward po ng mga company kung saan po tayo kumuha ng pong ating stock investing. So, mga reward po yan, if the companies are generous, they can give or they can distribute po yung reward sa mga investor as dividends doon po sa mga shareholders. Okay. Meron na po tayo tinatawag na pros and cons dito po sa stock investing. Sa mga pros, the best instrument for long-term investing ay sa stock investing po. Kasi nga, pag po nilalagay natin yung pera natin dyan, ay mas matagal, mas siyempre po, mas malaki yung kinikita. The best way to stay ahead of inflation, yun pong nabanggit din natin kanina. Kung nais mo pong mabit yung inflation, huwag mong itago lang sa mga
bank or sa ilalim ng unan or sa mga piggy bank yung pong mga pera natin. So ilagay po natin sa stocks at sure na sure po kikita yan. Ang mga consequence naman po ay ito. You will do it by yourself. So ikaw ay yung mag-aaral, ikaw yung mag mo-monitor market timing, reading news, ikaw po yung magmo-monitor niyan. Talagang kumbaga hindi ka magpapahinga, magpo-full-time ka diyan. Good stocks require at least big amount of money to start. Sa stock investing pala, ang kailangan mo diyan hindi 1,000 pesos. Kailangan mo ng malalaking puhunan para po makasali ka diyan. Good stocks require at least big amount of money to start. And stock market is volatile and risky. So yun po. Kung medyo may edad na po tayo at may sakit sa puso, medyo mahirap pong dito tayo sa stock investing yan. Kasi risky po dyan. Siyempre po, pataas, bababa, mabilis lang po yan. In a matter of minutes, nag-iiba po yung presyo niyan. Yan nga po, if you are unemotional, sobrang mahirap po. Kasi lagi kang natatakot dyan. Para daw yan, roller coaster. Mabilis po, pataas, pababa, pataas, pababa. So, andun po lagi yung risko. Ito naman po, example ito ng sa My Trade. Yan po, kung kayo po ay nag-i-invest sa MyTrade, nakikita nyo po yan sa portal ninyo. Nandyan po yung mga pangalan ng companies, nandyan po yung mga net asset value, at yung pong mga, kung magkano po yung mga prices from time to time, nakikita nyo po dyan. So, kung kayo po nais nyo dyan, pwede nyo rin pong gawin. Pero ang sabi nga po sa atin, kung tayo ay nagsisimula pa lang po sa mga investing, unahin po natin doon sa mutual fund while we are studying the direct stock market. Why invest in stocks? Bakit nga po ba? Katulad po dyan sa ito pong BDO, BPI, Metro Bank, di po ba? Bago pa tayo sumweldo, alam na natin kung saan natin dadalhin yung mga pera natin. Di po ba? So, ayan, matagal pa po yung sweldo natin, pinagpaplanuhan na ng mga companies na yan kung anong gagawin nila sa pera natin. So, we are always called ourselves as consumer, hindi po ba? Lagi na lang tayong kumakain, nag-shopping, nagbabayad dyan sa mga companies na yan, hindi po ba? So, pwede rin po pala, hindi lang tayo basta consumer, pag nakita po natin mga companies na yan, we can also invest sa mga kumpanya po na yan. Hindi lang tayo taga-kain, taga-kape, taga-bili ng mga magagandang items dun sa SM, di po ba? So, we are not a consumer only, we can also be an investor. This one, top 10 gainers po, challenge, 10-year challenge, okay? Ito po ay nung year 2009. Kung makikita po natin, different companies po yung mga nandito, no? Si GJ Summit, DMCI, Universal Robina, Security Bank, Aboitiz. Kung makikita po natin, 2009, ayan lang po yung mga shares nila. Okay? So, may 2 pesos, may 7 pesos lang, 14. And nung 2019 po, ang laki na nung kanilang appreciation, di po ba? So, like for example, si GJ Summit, 2 pesos lang noon. But on the year 2019, ay naging 66.85 na po siya. So, ang percentage ng kanyang gain ay nasa 2,831.68. So, kung nag-i-invest po tayo during that time, di po ba? Sabi ko nga sa inyo kanina, kung nag-invest ka ng million, multi-millions na rin po yung makukuha mo. So, sila po yung mga top 10 gainers, 10-year challenge. Di po, ayan na po. So, napakaganda pong matutunan talaga kung paano ang mag-invest sa mga mutual fund and stocks trading. Bonds.
Ito po, ano naman yung sinasabi natin na bonds? Bonds or fixed income investments are essentially loans from an investor to a company or government. Bond investors receive periodic payments based on the interest at which the bond was sold. Okay, usually used by the government corporation to raise money for capital and expansion. Yan po ay mga investment po natin yan. Kapag po sinabi na natin na nasa bond yung investment mo, ay mayroon yung fixed income. Di po ba? Fixed income. So, hindi po masyadong risko at hindi rin volatile. Okay? Sa mga government po yan na napupunta or ginagamit. Interest payments. How to earn money in the bond investing interest payment. Bond investors receive periodic payments based on the interest rate at which the bond was sold. So, kaya nga po sinasabi na hindi siya masyadong risko kasi nga alam mo na kaagad kung magkano yung kikitain mo dyan. Hindi po katulad dun sa kanina, yung dun sa sinasabi natin na mga stocks, yun po, ay dito, alam mo na kung 4% yan or 6% yan. Hindi siya ganun kataas pero naka-fix po yan. Bond investing, ang mga pros naman po niyan, provides steady or guaranteed income. Yan po, hindi mo ma-forecast na napakalaki nung magiging kita mo dyan. Maliit lang siya, pero lower risk naman po compared sa stocks. Ang cons naman yan, consequence, usually accessible only to big and institutional investors. Then, require, katulad din po kanina nung isa, require a large amount of capital. Now, are stocks and bond for you? Tingnan po natin, ano ka bang klase ng investor? One way to know if an investment is much for you and your goal is to know your investment risk profile. So, anong klaseng investor ka ba? So, hindi pala, dahil alam mo na kung ano ang mga investment, siyempre, i-categorize mo rin yung sarili mo, anong klase ka ng investor. Number one, three types of investor profile. Number one is conservative. Okay, ano po ba yung conservative? Conservative investors want to protect their money while giving it space to grow through low-risk investment fund. Okay. Pag pala conservative, gusto mong kumita yung pera mo, pero takot ka naman na baka mawala yung pera mo. Di po ba? So, dapat dun ka lang sa low risk. They want to preserve their savings, take advantage of investing opportunities, and still reach their goals as early as 1 to 3 years. So, pag pala conservative, ganito lang po katagal yung kanilang investment. Hindi naka-program doon sa sobrang tagal. They want to preserve their savings. Nandun po, hindi mawawalay pera nila. Pero kikita rin naman. Siguro po, hindi nga lang ganun kalaki. Low risk din ang tawag doon sa kanilang mga investment na dapat nakukunin kapag po conservative tayo. Yun po yung magiging pagka tingin natin doon sa papasukin natin ng mga investment. Moderate. As a moderate aggressive investor, you want balanced capital growth and protection. You prefer the combined benefits of bonds and equities. So, nakaano pala siya? Naka-combine, magiging bonds and equities, yan po yung kukuhanin mo kapag ka ikaw ay moderate investor. As a way to reach your goals while building your financial nest for long term. So, magka-combine na po silang dalawa. Ang hahanapin mo, yung mayroon siyang bond at meron din siyang equities. So, moderate mo ang tawag sa iyo noon. Kung ikaw naman ay aggressive, mostly po ito ay sa mga young ones. Di po ba? Kasi they still have a long years, many years para po para po ma-grow nila yung kanilang investment.
here you are committed to investing for long term. Kaya nga po, para sa mga mas bata pa po ito, knowing that you may encounter market downturns along the way. So, ibig pong sabihin, dahil bata ka pa, maaring up and down, up and down. So, ilang beses man pong mag-up and down yan, mayroon pa silang time para po makarecover doon sa market na bumaba, tumaas, bumaba. So, you want to increase the earning potentials of your money for a maximum profit to meet your goal. So, na ma-maximize po nila yung magiging kita ng kanilang pera. Let's say, 10 years, 20 years, mga ganun po. Build long-term investment. Okay, nandito po si Sir Albert Einstein. Again, siya po yung naka-invento ng Rule of 72 na tinatawag din nating one of the wonders of the world. Kung paano po talaga, sabi nga, magkamal ng kayamanan pag po alam natin yung Rule of 72. 72 divided by the interest rate will be equal to the number of years for your money to double. So, for example po, you open an account in a bank na nagbibigay sa'yo ng 1%. Kung i-divide natin sa percentage rate ng bank ay 72 divided by 1 equals 72 years. So, ang tanong po niyan, ilang 72 years ba yung meron sa buhay natin? Di po ba? Ilang 72 years? So, kailangan po ay matutunan natin kung saan tayo mga financial vehicles maglalagay. So, this sample, kung 20 years old ka ngayon, double na yung pera mo, 92 years old ka. So, ganun po katagal yung hihintayin natin. But then, kung tayo po ay may mga financial vehicles na alam, ay makakatulong po sa atin yan para po palaguin yung ating mga hard-earned money. Like for example po, dito sa time deposit and bonds, nagbibigay po sila, for example, sabi nga po natin kanina, di ba, sa mga bonds ay mayroong 4% dyan or 6%, ganyan. Every 18 years ay madodoble po yung ating money. Di po ba? So, 72 divided by 4 equals 18. Every 18 years ay magdodoble lang ating money. For example, you are 29 years old now. After 18 years, at the age of 47, 200,000 na yung 100,000 mo. And at the age of 65, naging 400 na siya. What if meron ka namang 12% financial vehicle? Yan po yung sa mga equity mutual funds. Pwede po tayong makahanap niyan. So every 6 years ay nagdo-double yung ating money. So if you are 29 years old now, at the rate of 12%, after 6 years, you will be 35 years old. Your 100,000 will be 200,000. And every 6 years thereafter, till 65 years old, mayroon kang 6.4 million. So, people who don't understand how money works, they end up working for money. And people who understand how money works, they let money work for them. So, napakaganda po kung kaya natin gawin ito. Okay? The secret of the wealthy is now available to you. Ayan po, available na yung secret ng mga wealthy sa bawat isa sa atin. So, again po, mutual fund is ownership. Ownership po, nakakabili tayo, nagkakaroon tayo ng mga number of shares, and it should be long term. At dito po sa malalaki at mga matatag na company ito, dito po inilalagay yung pong ating mga tinatawag na pooled money o yung pinagsama-samang mga pera ng mga investor. Would you like to be partners with these companies? Hindi po ba? Ako na isang ordinaryong employee lang, magiging ka-partner ako ng mga big companies na to. So, syempre po, nakakatuwa na tayo po ay makasama at maging ka-shareholder nila. What are mutual funds? Okay po, a mutual fund is a type of financial vehicle made up of a pool of money collected from many investors.
Yan po, pagsasama-samahin ang mga pera ng mga investors to invest in securities like stocks, bonds, money market instruments, and other assets. Mutual funds are operated by professional fund managers who allocate a fund's asset and attempt to produce capital gains or income for the fund's investor. So, wag po tayong mag-aalala na kapag nilagay po natin yung pera sa at mga mutual fund, ay siyempre po, nandyan na po yung mga expert na mga money managers, ay sila po yung maghahawak niyan, sila rin yung nag-iisip niyan kung saan nila ilalagay para kumita po yung mga pera. And later on, yun pong pinagsama-samang pera na yan ay pag nag-redeem or nag-pull out na po ang mga investors ay mayroon pong gain or mayroon pong kinita yung ating mga pera. So, ganito po yon. So, kung ikaw yung investor, naglalagay ka ng money sa fund house, okay, sa fund house, nandyan po yung ating appointed na fund manager. They are experts. Then, sila po yung nagpaplano, nag-iisip, nag-aaral kung saan nila dadalhin yung pong ating mga pooled money. So, nilalagay nila yan sa mga securities like stocks, bond, gold, and others. And then, nag-generate yan ng mga returns or gains. Then, kung ikaw ay magpo-pull out na ng iyong investment, o siyempre po, makukuha mo na yung iyong investment together with the yung pong kinita na niya. Nandun na yung gains. Kaya nga po ang tawag natin na investment. Di po ba sabi natin kanina, investment ay magbibigay sa iyo ng kita. Ano naman po yung NAVs? NAVs, ang tawag po dito ay net asset value per share. Ito po yung nabibili natin kapag ka bumibili tayo ng pag po bumibili tayo sa stocks, or ito po yung number of shares, ito po yung nakukuha natin at ito yung pinaparami natin. It is the current price in which a single share of fund is valued. For example, you invested 1,000 pesos at 1 peso per share. You will get 1,000 shares in exchange. Yun po. Investors make money when the price of the mutual fund increases in value. Yun po. So, ito po isang illustration. Hindi ko kasi maialis yung nakasulat sa taas na yan. Okay. So, ito po ay isang illustration or isang example ng mga nag-i-invest. Okay. For example po, nag-i-invest tayo ng 3,000 pesos per month for 1 year. So, ibig sabihin, sa isang taon, nakapag-ipon ka o nakapag-invest ka ng 36,000. From the year January 2001. Okay. Nung 2000, ang net asset value po niyan ay 3.7911. So, ibig sabihin, 3.7911, okay, ita times po natin yan dito sa 36,000. So, ang nabili mo po ay 9,495.92. Ito po yung shares na nabili mo. For the year 2001, 12 months po yan na nag-ipon ka ng 3,000 per month. Then, the next second year, ganun din ang ginawa. Nag-iipon ka ng 3,000 per month, 36,000 yan in a year. So, ang net asset value per share nung year na yon ay 3.9495. So, dito, nakabili ka naman ng 9,115.08. Ibig kong sabihin, nung second year ay mas mahal yung net asset value per share. Mas mahal siya. Kaya dito, ang shares na nabili mo ay mas kukunti. So, on the third year, 2003, okay, medyo bumaba naman yung
net asset value per share. So medyo mas marami kang nabili. And then so on po yan ano, nung year 2007 ang net asset value per share niya is nasa 11.2818. Siyempre, mas mahal na siya, mas kukunti na yung nabili mo. Okay? For the period of 7 years, pag po kinumpute natin yung nabiling shares, ay umabot ng 49,014.33. Yan po. Ngayon, from 2001 to 7, invested 36,000 per year, ay umabot po ng 252,000 yung kanyang naging investment. Ang total number of shares na nabili is 49,014.33. So, simula nung 2007, hindi na po siya naglagay ng kanyang investment. Hindi na siya nagdagdag. So, hinayaan na niya doon yung pera niya. So, from 2007 hanggang 2016, the total amount value ng kanyang pera ay nasa 1,672,109.17 pesos. Kasi nga yung kanyang total shares na nabili ay i-multiply na doon sa net asset value na 34.1147 nung 2016. Di po ba? Iniwan niya doon yung pera niya. Nung babalikan niya, eto na yung naging net asset value per share. So, kung titingnan po natin, ang total gains niya is 1,420,109.17. Kasi po, ang ininvest lang niya is 252,000 pesos. Yun lang po ininvest niya. So, kung mas malaki pa pala yung inilagay niya, di ba, mas marami pa yung kanyang magiging gains. So, di po ba? So, amazing. Ang naging puhunan niya, 252,000 lang. So, nung nag-pull out na siya ng kanyang investment, ay ang kinita niya, 1.4 million na. So, amazing po talaga ang mutual fund. Okay, benefits of investing in mutual funds. Number one is affordable. Affordable, mutual funds have now low capital requirements. Initial investment starts at 1,000 pesos and additional investment starts at 500 pesos. Dito po sa IMG, once na tayo po ay naging member, automatic di po ba dun sa ating Soldibo fund, meron tayong 1,000 initial investment. Okay, then anytime pwede kang magdagdag at the rate of 500 pesos only. So, napaka-affordable po. Parang naalala ko nga po yung mga una noon, ang sabi nila kung wala kang 100,000, handa kang 200,000, di ka maka-join sa mga stock investing. Pero sa mutual fund, ito po ay ginawa ng affordable sa atin. Diversification, okay? Benefits din po natin yan sa mutual fund. Kasi, like ito pong illustration na to, mga eggs in the basket, di po ba? Diversification is the practice of investing broadly across a number of different investments to reduce risk and maximize earning potential. So, ibig pong sabihin, inilalagay yan sa iba't ibang mga vehicles po dito sa ating investment dahil para po makaiwas dun sa tinatawag nating mga risk. Ibig pong sabihin, kung may company na bumagsak, halimbawa, malalaking company yan, let's say 10 yan o 30 yan, dinadiversify nila yan dyan, hindi naman siguro lahat ay babagsak ng sabay-sabay. So, hindi po tayo malulugi. If let's say isa lang naman or wala namang mga nalugi or iisa lang na nalugi, hindi po basta-basta mawawala yung pera natin. Diversification po ang tawag natin. Katulad ng nilalagay sa mutual funds, sa mga stocks, securities, sa mga equities, gold, cash, nandyan po yung pera. So, hindi siya ganun karisko.
at nandun po mamaksima yung potential na kumita yung ating mga pera. Then number three, convenience. All the investors have to do is to invest. No need for the investors to time the market and watch the prices every now and then. So convenient po, ibig sabihin, relax lang tayo. Okay? Ilagay mo lang yung pera mo dyan. Hayaan mo na yung mga fund manager natin dyan ang mag-aayos, mag-aasikaso niyan. So tayo, relax, relax na lang. Professional management, mutual fund investors, enjoy the benefit of the service of the professional managers. So yun na nga po yung sinasabi natin kanina. Nandyan yung ating mga professional money managers. Sila po yung gagawa at sila na yung magpapalago ng pera natin. The fund managers and experts monitor and actively manage the funds on a regular basis, which is hindi na po natin kayang gawin talaga yan. So kung mayroon kang trabaho, mag-concentrate ka sa trabaho mo at sa pag-invest mo. Pero yung pag-manage ng investment mo, leave it na lang po doon sa mga fund managers and experts. Number five, liquidity. Mutual fund investors can redeem their investment. So, para lang din po tayong naglalagay sa banko. Ang kaibahan po nito ay kumikita yung pera mo. Kaya mo, kumikita yung pera mo instead na sa banko na talaga pong ang kita dyan is very small. So, liquidity, kung kailangan mo yung pera mo, anytime, pwede mo po yung i-redeem. So, just give them 5 to 7 banking days at makukuha mo po yung ni-request mong redemption. Tax exempt. Ito po yung isang napakaganda sa pag nag-i-invest po tayo sa mga mutual fund. Gains realized by investors upon redemption of their shares in a mutual fund have been excluded from the definition of gross income effective January 1, 1998. Therefore, no subject to personal income tax is stated in Republic Act number 8424. So, kapag po nandyan ang pera natin, hindi po yan tinatax ng gobyerno. This benefit alone makes it more profitable investing in a mutual fund. Kaya mag-invest na po tayo sa mutual fund. Safety. Siyempre po, panaghahanap tayo ng investment, gusto natin ay safe na safe po yung ating investment. Mutual fund companies in the Philippines are regulated by the SEC, Securities and Exchange Commission. They are required to comply with the Investment Companies Republic Act 2629. Ayun po, they are also banned from investing in certain assets and getting involved in certain transactions. All these things protect Filipino investors against illegal and unfair investment practices. So, pinoproteksyonan po yan ng ating gobyerno. Kaya nandun po talaga na safe yung ating mga investments sa mutual fund. Types of mutual funds. So, tingnan po natin. Meron pong bond fund, stock fund, and balance fund. Investment composition. Dito po sa investment composition, sa bond fund, ito po ay fixed income instrument. Kung tayo po ay conservative, matatakotin, yan po yun, takot na mawala yung pera natin, takot dun sa ups and downs ng market. So, dito po tayo, conservative. Ang objective po natin dito, yun po, stability plus reasonable growth. Meron siyang growth, 1 to 3 years po yung ating target dyan, and average earning, 4% to 6%. Dito naman po sa stock fund, shares of stocks or tinatawag din nating equity funds, dito na po yung mga aggressive, which is bagay na bagay po yan sa mga young ones. Okay? Ang objective po niyan, long-term capital growth, 5 years and up. Okay po, para makater po nila yung, let's say, ups and downs po sa market, they will always have time to recover. Kasi po, kung halimbawa bumagsak ngayon, then tataas, babagsak. Since sila ay mga aggressive, mahabang taon, marami pa silang
darating na maraming taon sa kanila, so they can still recover. And eventually, ganun naman po, napakaganda. Yung average earning nila is from 10 to 18% and maybe even more po. Balance fund, stock and fixed income, moderate po itong mga investor natin dito. Objective po niyan, medium to long term for moderate investors, 3 to 5 years po yan. Okay, since ang tawag po natin dito is moderate, syempre po yung ating earnings dyan ay nasa 7 to 10%. So kung bata-bata ka pa, dito ka sa aggressive. Kung medyo, sabi nga, mga pa-oldies na, dito tayo sa bond fund. Yung iba naman, gusto moderate lang, so pwede po tayo dyan. Money cost averaging strategy. Ito po yung maganda sa mutual fund. Money cost averaging is a strategy to systematically purchase shares at a constant amount instead in specific time interval. Yan po. Know the risk. Tingnan po natin. Let's do math. Mr. A has 100 pesos. For example po, merong 100 pesos na i-invest per month. So, in these three scenarios, which one ends up doing better? So, pag po tiningnan natin yan, kung hindi natin nauunawaan, okay, baka po matatakot na tayo pag nakita natin yung mga graph na yan. So, scenario 1, tingnan po natin. Sa scenario 1, naglalagay ng 100 pesos per month sa month 1, yung kanyang 100 pesos, nakabili ng 10 shares. Doon sa month 2, nakabili yung 100 pesos niya ng 12 shares. And 12 pesos, nakabili siya ng 8.33 shares. Sa third month, yung 100 pesos niya, nakabili ng 7.14 na shares. Yan po. And then, sa month 4, nakabili siya ng 6.25. Sa month 5, 5.5 yung net asset value na nabili niya. Number of shares na nabili niya. And then yung sa pinakahuli, sa month 6, ang nabili nung kanyang 100 pesos, bali ang lumalabas po dyan is 20 pesos na per share na yung nabili niya. So 5 na lang ang nabili niya. So bali pataas po yan. Ano? Anong nangyari sa kanyang investment? So, total shares, pag po pinagsama-sama natin yung mga shares na nabili niya, ay umabot yan ng 42.28. Last share na price ay 20 pesos. Yun po, no? 20 pesos. So, i-multiply lang natin yung total shares dun sa last price. So, total value will be 845.60. Magkano ba yung total investment niya na nakontribute niya? Di po ba 600? So, pag ibinawas natin yung 600 to sa total value, lumalabas po na mayroon siyang 245 pesos point 60s na kinita after 6 months. So, 41% po yan over 6 months or 6.8% per month. So, kumita po, di po ba? Kumita siya. 245 pesos ang kinita nung kanyang 600 pesos. This scenario naman po, para siyang letter U. Okay? Sa first month, yung 100 pesos niya ay nakabili siya ng 10 shares, 10 pesos per share. Sa second month niya, nasa more or less mga 7 yan, 7 pesos per share. So, nakabili siya ng 14.29. Sa third month, nakabili yung kanyang 100 pesos ng, let's say, 5. Sa 5 pesos, nakabili siya ng 20 shares and so on po yan. Okay. Last month, doon sa pinaka 6 month, yung kanyang 100 pesos ay bumalik doon sa 10 pesos per share. So, tingnan po natin kung siya ay kumita. Okay. Total shares na nabili niya, pag po pinagsama-sama natin lahat ng mga shares na yan, 85.25 ang total shares. Last share per price ay 10 pesos. Okay. The total value is 852.50.
Again, i-minus po natin yung total contribution na 600 pesos. Ang gain niya after 6 months ay 252.50. Ang kinita niya, 42% over 6 months or 7% per month. O, di po ba? Kumita siya. Even yung kanyang graph is letter U, kumita siya. Compare natin doon sa kanina, ang kinita nung kanina ay 245. Di po ba? Ito siya, 245 ang kinita niya. Dito sa graph na to, ang kinita niya is 252, which is a little bit higher. Next scenario, ito naman po is mababa. Okay, the first month, yung kanyang 100 pesos nakabili ng 10 shares. Second month, yung kanyang 100 pesos nakabili ng 25 at the rate of per pesos. On the third month, yung kanyang 100 ay 2 pesos na lang. So, mas marami siyang nabili. 50 shares ang kanyang nabili. Now, on the fourth month, mas bumaba pa. So, piso na lang. So, yung 100 yan, nakabili rin ng 100 shares. On the fifth month, medyo nagmahal na yung shares. At 2 pesos, nakabili siya ng 50 shares. On the sixth month, ay 4 pesos na nakabili siya ng 22.22. Again, sumahin po natin kung ilan lahat yung shares na nabili niya. Yan po ay umabot ng 257.22. Last share price, 4.5. Tingnan natin kung kumita ba siya. Total value, 1,157.49. Ibawas natin yung kanyang contribution na 600. So, after 6 months, ay kumita siya ng 557.49. So, 92.9% over 6 months, yan po yung kinita niya. Or 15.5% per month. So, sa tatlong scenarios po, lahat naman sila kumita. So, wala pong nawala. Lahat sila ay nag-gain ng kita yung pera nila. So, kahit po alin dyan is pwede na tayong ituloy natin kung ano man po yung mga graph na yan minsan yung nai-encounter natin. Lahat po yan ay kumikita tayo. Ibig po sabihin, walang nalulugi. Ito po ay isang another illustration din, peso cost averaging shares. Okay? So, dalawang magkaibigan po yan, si John and si Peter. Si John, marami siyang pera. So, nilagay niya kaagad yung kanyang 12,000 sa amount or dun sa price na ang net asset value per share is 1.1340. Yan po. So, ang shares na nabili niya, pag multiplyin lang po natin yan, ang shares na nabili niya is 10,582. So, for the 12 months, hindi na po siya naglagay, dun lang siya naglagay dun sa pinakaunang month. So, hanggang umabot ng December, ganyan pa rin yung kanyang investment. At yung number of shares, syempre po, hindi na siya nagdagdag. Yan na lang yan. Si Peter naman, sabi niya, wala siyang pera. So, ang ginawa niya is, naglagay lang siya ng 1,000 per month. So, every month, 1,000, 1,000, hanggang sa December, ika-12 month, puro 1,000 ang nilalagay niya. But every month, nag-iiba-iba po yung net asset value per share. So, dahil nag-iiba-iba yung net asset value per share, iba-iba din yung nabili niyang shares. But then, yan po ay after po nung 12 months, pagsama-samahin lahat. So, ibig sabihin, may nabili siyang mura, may nabili siyang mahal. So, iba-iba po. On the total po, after ng 12 months, ilang shares ang nabili ni Peter? So, siya po ay nakabili ng 11,952 while si John ay nag-stick na po yung sa kanya dun sa 10,582. So, ito po yung advantage nung tinatawag nating peso cost averaging. Di po ba? Kasi nakukuha mo lahat na ma-maximize mo kung ano man po yung mga net asset value na i-average po natin yan, mas maganda yung nagiging return sa atin. So, saan ka ngayon? Ikaw ba si John or ikaw ba si Peter?
Again, this is a 10-year challenge from 2009 to 2018. Ito po ay sa Phil Equity Fund. Okay, noong 2009, naglagay ng 10,000 pesos. Invested po yan noong 2009. And then, kung makikita po natin, ups and down, pero definitely pataas po yan ng pataas. So, kung naglagay ka ng 10,000 noong 2009 at 2019, kinukuha mo na yung money mo, yung 10,000 mo pala is naging 48,500. So, again, so amazing po. This is the secret of the wealthy. Build long-term investment. Instead po na naglalagay tayo ng pera sa bank, hindi po ba? Ang bank, binibigyan tayo ng 0.5%. Malaki pa po yan. Kasi ngayon, ang narinig ko po doon sa mga latest news, asa 0.15 na lang yata yan. Parang ganun po. So, if you are a depositor, yan yung tinatanggap mo. Kung ikaw naman ay shareholder at sa mutual fund ka naglalagay, di po ba shareholder ang tawag sa'yo? Pag sa banko, depositor ka. So, si bank, yung mga perang nilalagay mo dyan, ididiretso din niya yan sa mga government securities, commercial papers, stocks and equities, and eventually, si bank, di po ba, siya yung kikita ng 12%. Why? Bakit hindi ka dumiretso sa mutual fund at yung 12% is direkta mong makukuha? So, saan ka? Saan mo ngayon mas gusto? Makakuha ka ng 12% bilang shareholder or doon ka lang kay bank na walang kinikita halos yung money mo. Okay po? So, we need to build long-term investment. Asset management companies. So, ito po yung ating mga companies na pwede nating paglagyan ng ating pong mga mutual funds. So, meron tayong Sun Life, si Philam Asset, Soldivo Funds, si Atram, at Phil Equities. So, top Philippine Mutual Funds, noong pong January to April 2020, ito po yung top 10 na mga gainers ng top mutual funds po sa Pilipinas. So, nandyan po si Soldivo Fund, di po ba? Nangunguna siya dyan, no? Soldivo Bond Fund. Di ba po, nung tayo ay nag-member kay IMG, di ba tayo ay naging initial investor po sa mutual fund doon sa Soldivo? So, bakit po natin di i-maximize yung pong ating pagiging member ng IMG? Ituloy po natin at tayo po ay maka-build din ng ating tinatawag na mga investment. So, nandiyan po si Soldivo Bond Fund na kumita po ng 5.5%. Yan po yung gain niya from January to April noong 2020. And so on na po yan. Okay? Asset management companies, si Soldivo Strategic Growth Fund. So, ito po ay sample allocation. Ipinapakita po nito sa atin kung gaano yun pong safety ng ating mga investment dito po sa mutual fund, especially po ngayon dito sa ating illustration kay Soldivo Fund. Yung mga strategic growth fund allocation po niya, okay, sa asset allocation, equities, 88.79%. Doon po niya nilalagay sa equities yung ganong percentage. Then, cash and cash equivalents, 11.21%. Sa pagkakaalam ko po itong cash and cash equivalents na to, ito po yung iniiwan or yung po mga cash na dyan po tayo nakakapag-redeem kung kailangan po natin mag-withdraw nung pong ating mga investment. And the others po, naka-allocate yan sa mga equities. So, ito po yung mga sectors, property, financial, holding firms, nandyan po yan. So, sa consumer, so, meron po tayong 29.77%. Okay, pag tumingin po tayo dito sa illustration na to, dito sa parang pizza na to, so, yung pong sa property, andyan po yan, mas malaki siya with holding firms, construction, cash, financials, consumers, and others. Dyan po inilalagay o ini-allocate yun pong ating mga
Let's say, kung may 1,000 pesos ka, di po ba na i-invest kay Soltibo? So, top 10 holdings, nandyan po sina SM Prime Holdings, 14.42% po yung inilalagay na part po ng ating mga investment. So, nandyan po si Ayala Land, 13.83%, BDO Unibank, 12.66%. So, and so on po. Ibig pong sabihin ay nandun talaga yung tamang management, yung pong allocation at yung safetiness nun pong ating mga investment. Naka-allocate po yan sa mga malalaking kumpanya. SSS invests 3 billion in domestic mutual funds. So, tingnan po natin, even yung palang SSS na tayo po naghuhulog dyan para po sa ating investment. Sila mismo ay nag-invest din sa mutual fund. So, Manila, Philippines, ito po yung news pa to noong 2018. So, tatlong mutual fund po yung nilagyan ng SSS o yung nag-join sila doon. Kaya, each company po is naglagay sila ng tagwa 1 billion. So, SSS President and Executive Officer Emmanuel Dook said the state fund last June 27 infused 1 billion each in fill equity fund. Okay? Naglagay din po sila sa Sun Life at saka yung isa pa ay sa Phil Stock Index Fund. So, sa bawat isa po nun, tagwa 1 billion yung nilagay nila. Kaya 3 billion po lahat yung sinabing nag-invest ang SSS sa mutual funds. So, kung sila po naniniwala, how much more tayo po maniwala at i-execute din natin yung ating mga financial goals sa mutual fund. So, financial goals. Meron ka bang mga financial goals? Okay. Kung may financial goals ka, like itong mga nakalista dito, ay napakaganda po nung umpisahan natin yan at matupad natin yan sa pamamagitan ng mga mutual fund. So, our financial goals like dream house, lot and car, retirement fund, educational fund, travel funds, funds for future business. So, yan po. Dapat kapag ka daw tayo ay nag-iipon, nag-i-invest, dapat very clear din po yung ating mga financial goals. So, alam mo dapat kung saan mo ga dadalhin, anong gagawin mo dyan. Very clear dapat. Dahil ang sabi po sa atin, dapat yan ay may mga goals, hindi lang sila dreams. Ang sabi po ng ating President and CEO ng Rumber Financials, goals without deadlines are just dreams. Nangangarap ka lang. So, kailangan may deadline yan. Kailan ba yan? After 5 years? After 10 years? After 20 years? So, dapat po may deadline. Spender to saver. Ikaw ba ay spender? Dapat po tayo ay maging saver. So, many things po dito sa buhay natin na po pwede nating makaipon tayo na hindi natin namamalayan, yung palang pera natin na uubos sa mga bagay na yan. Okay? Yung pong sodas, di ba? Kung mahilig tayo sa mga soft drinks, colas, mga ano-ano pang mga drinks. So, kung yan pala nasa-save natin, yan po ay napakalaking dagdag po sa investment natin. Soft drinks alone, 600 per month after 15 years at 12% na interest or nakita per year ay mayroon kang 300,000. And after 35 years at 12% ay mayroon kang 3.5 million sa soft drinks pa lang yan. Eh, what about yung pang Starbucks mo? What about yung dine out mo? Oh, yung hindi ka nagtitipid, bili ka na lang ng bili, order ka ng order ng lunch. Ang hilig mo pa sa branded na mga damit. So, ilang milyones kaya yan lahat pag pinagsama-sama mo. So, kung yan pala ay iniipon mo, meron kang 67 million. Nasaan yung 67 million na yan? Do you want to have the 67 million? Okay, start saving now. Ito pa po, isa pa, 13-month pay. Diba? Sa buong mundo pala, parang sa Pilipinas lang daw po yata mayroon yan.
So, nagulat nga ang iba, meron pala sa inyo niyan, sabi nila. So, kung yan pala iniipon natin, let's say meron ka lang 20,000 per year for 6 years, for 6 years na iniipon mo at nilagay mo yan sa isang financial vehicle mo, in 35 years meron kang 5.4 million. So, just sacrifice for 6 years and you could already change your life. Okay po? Okay, again, the magic of compounding interest. Do you know that if you have 33 pesos per day or 1,000 pesos per month for 30 years, mayroon kang 3.5 million? So, saan po nag-uumpisa yung 3.5 million? Sa 33 pesos a day. Want to know how? Again po, sa mutual fund. For example, ito pong financial calculator na ito, if you are saving 1,000 pesos per month. For example po, dito na tayo agad sa 12% ang kinikita ng pera natin. Sa 5 years pala, yung 1,000 pesos mo, 82,000 na yan mahigit. Okay? Sa 10 years, 232,000 na yan mahigit. E what more kung sa 12% at inabot ng 30 years yung pong pag-invest natin, 1,000 pesos lang, mayroon kang 3.5 million. And what if you can save more? Halimbawa, 2,000, 3,000, 5,000, or 10,000. So, kung 10,000 pala at 12%, after 30 years, meron kang 35 million. Amazing po talaga ang mag-save sa mutual fund. Okay. What are your financial goals? Tanong po natin yan. Tanong natin ulit sa bawat isa yan. Now, you have the idea. Now you can plan. And sabi nga po natin, don't just dream. Put your dream into action. Make it happen. Execute your plan. Okay po? Now, ang masasabi ko lang po sa bawat isa sa atin, be with the right environment. In IMG, we get right financial education. So, put yourself in the position now. Sabi po yan ng ating President and CEO ng Ramber. Kasi po, ngayon ay sale or napakababa ng mga net asset value per share. Napakababa po. So, pagtaas po niyan, dapat po kasama rin daw tayong aangat or kasama tayo sa pagtaas. Put yourself in a position now for a financial freedom at the time of your goals. Are we ready now? Yan po ang tanong ko sa bawat isa. So, sabi po ni Warren Buffett, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Thank you so much po. That ends my presentation.